Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Smart Ideas po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung anchor swing radius po. Yan. Or the drag circle po. As per hour. Like this po. Yan. Anchor watch po. Yan. Yan po. Ang gamit po yan, yung drag circle po. Yan po naman natin malalaman. After we drop anchor, yan po. Nilalagay po namin yan. Then we will click the drop anchor, this one. Kung hindi pa po yan na setting kasi yan, naka-highlight pa po yung drop anchor. Once na nag-drop anchor ka po, setting mo po yung drag circle or the anchor swing radius. Type mo lang dyan kung anong value na kuha mo. Then click the drop anchor, automatic na po yan. Mag-indicate po ng circle po yan like this. Then after that, pwede mo na siyang start anchor watch yan. Yan, naka-highlight po siya na stop anchor dahil na umuuna yan, nung drain up anchor natin yan, clinic natin drop anchor, ang magpapakita dyan ay start anchor watch. Pag pinindot mo kasi yung start anchor watch, ang next na magpapakita dyan, yan na, stop anchor watch. Kasi ang gamit niya yung stop anchor watch, pag mag-heave up ka na, ipindutin mo ulit yan, click the stop anchor watch, then the clear anchor. Mawawala na po yung gray. Yan po ang gamit po niyan, kaya naglalagay po diyan sa ECDIS. Ganun din po noon ng mapa po yung ginagamit yung mga charts po, papel. Nagdo-drawing po kami diyan dati ng circle po. Yun yung tinatawag na swing radius during or after the anchoring po. Yan ang gamit po niyan, kaya naglalagay po diyan sa ECDIS din po. Nagsisetting po kami diyan sa ECDIS. Diyan po kasi malalaman kung nagda-drag na po yung barko, kaya tinawag na drag circle. Dapat pag nag-stretch out po yung kadena po ng angkla from the drop anchor position, ito yung drain up anchor po natin, yung position natin. Dapat pag nag-stretch out po yung barko, nandyan lang po siya sa circle na po yan. Pag lumabas po yan sa circle na yan, kunwari nandito na po yung barko, ibig sabihin, alarma po yung ECDIS po natin. Ibig po sabihin yan, yung kadena po, kinakalagkad na po ng barko po natin, or that we call dragging of anchor. Yun po ang gamit po niyan. Sige po, ngayon po, ituturo ko po ngayon manual calculation for the gating of drag circle or the swing radius of the anchor. Sige po. Ito po. Ito po yung derived formula from the Pythagorean theorem, which is the letter B is unknown. Ito po. Yan. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung unknown. Yan. Letter B po. Para makuha po yung swing radius niya from here, yung nag-dig in or the anchor come to broke up po. Yan. Hanggang dito po. Yan. Yan. Dapat i-add mo po yung length overall po ng barko mo po para makuha mo yung distance or the measurement. Ito po. Yan. Yung letter B. Sige po, yung letter A po dyan, that is the depth of the water plus the water line to the house pipe po. Dapat idagdag po yan. Then the letter C is the chain of the anchor pag nag-stretch out na po. Kung ano, ilan po yung nilaglag nyo pong shackle. Yun lang po ang mga given po dyan. Then the unknown, this is the letter B. Ito po yung wala po. Ito po yung hanapin po natin. Ito po yung derived formula from the Pythagorean theorem. Ito po, dinagdag lang natin po yan, yung lower, dahil ito nga po. Sa Pythagorean theorem po kasi, ito lang triangle. Eh, meron pa po yung lower po natin. Eh, ito po yung kailangan natin. From stern of the ship, then going to the anchor, the drop anchor position. Yan po pag nag-stretch out na po dyan. Sige po, simulan po natin. I-substitute lang po yung mga kailangan dito sa formula natin. Letter C, that is the shackle or the anchor chain length. Then letter A is the depth of the water. Then plus LOA. Then divide it by 1852. Yung 1852 po dyan, po natin dyan. Meters na po yan. Because 1 nautical mile is equivalent to 1852 meters. Kaya po yan. Kasi ang kukunin po natin yan, nautical miles, yung sagot. Sige po, simulan po natin. I-substitute lang po yung letter C. That is 9 shackle. Ngayon po, i-convert po yung 9 shackle to meters.
ang conversion po lang dyan, pinakamabilis na conversion, 1 shekel is equivalent to 27.4. Yung iba po, 27.5 daw po. Pero ang gagamitin po natin, 27.4. Bakit po? Kasi pag ginamitan mo siya ng 27.5, lalaki po yung swing radius po na makukompute po natin. Kaya ang gagamitin po natin ay 27.4 lang po. Yan po. 27.4, that is equivalent to 1 shekel. Multiply it by 9 because we drop anchor 9 shekels on the water. Yan po. Yan po ang conversion na po niyan. Yung 9 shekel daw po ay equivalent to 246.6 meters po. Yan po. Then, yun nga po, i-substitute lang po dito sa formula natin derived from the Pythagorean theorem. Subtract it by the depth of the water plus the LOA. Ito na po yun yung nakuha po natin yan. Ito, yung sa C, 246 nga po yan, squared lang po yan. Yan po, 60,811.56. Tapos yung letter A po, yung depth of water, ganun din po, 27.5, squared mo po yan. Ang sagot po ay magiging 756.25. Then, isubtract mo po yung dalawa na yan, kaya magiging 6055.31. Pero as per our formula, mayroon pa po isang square root. Kaya square root mo po yung 60055.31, ito na po yung magiging sagot. Yan, 245.06. Yan, subukan po natin, minus the 756 square root, squared of the depth of the water. Yan po, 25. Yan po, 60055.31. Yan po, ang gagawin po natin dyan, square root pa po yan. Answer. Then we get the value of 245.06. I-plus po natin yung lowa. Yung lowa po ng barko namin ay 224.5 meters. I-plus lang po yun. Then, 224.5 meters equals, yan po, 469. We get the, yan po, yung value niya po ay 469.56. Ngayon, i-divide mo po, as per our formula, we'll divide it by 1852 to get the answer po. Ito po, nautical miles po ito, nautical miles, yan. Yan. So, i-divide lang po natin ng 1852. Yan na po. Yan na yung sagot. Yan, 0.2535. Pero 2 digits lang po kunin natin. Yan. That is a nautical miles po, 0.25 yan. Yan po, yung calculated value po na yan, yung 25 na po yan, 0.25 nautical miles. Yan po yung input po natin doon sa ECDIS po. Yan na po, yan. Kaya in-input po namin yan, 0.25 nautical miles. That was the calculated value of the anchor swing radius as per our derived formula from the Pythagorean theorem or the drag circle. Yan po.